Maraming vexations, maraming stress ang buhay at may mga dagdag pa ngayong mga panahon na ito. So, ang mga tao, maraming gulo ng isip, maraming pinoproblema, maraming concerns, maraming troubles. Noong mga 70s, mga late 60s, may laging sinasabi ang mga kabataan, "Peace, man." Kasi parang make peace, not war, no? Pero ngayon, ang sasabihin na lamang natin ay, "Peace naman, kailangan peace naman ang ma-enjoy natin. Hindi puro trouble, hindi puro vexation, kahit maraming dahilan to be troubled." So yan ang ating pag-aaral ngayon, peace naman para kapalit naman ng mga troubles. John 14:1, "Do not let your hearts be troubled," sabi ni Jesus. "Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin." So here, the heart is the concern. The heart, the soul, is troubled. At pag meron talagang troubled part of us, it is our heart, it is our soul. Yan ang nababagabag, naliligalig. Sabi sa 1 Thessalonians 5.23, ang tao ay spirit, soul, and body. So ang nababagabag sa atin ay spirit, soul, or body. Very clearly, yung soul. Kasi yung spirit is more stable. But the soul is the one, yung personality natin, yun ang naapektuhan, ang mga nangyayari sa buhay na ito. So the soul is affected. The heart could be very, very affected. And Jesus' answer to people's hearts being troubled, sabi niya, "Believe in God. Believe also in me." So believe in Jesus. And Jesus elaborates on why believing in Him is the answer to people's troubled hearts and souls. John 14:2-4, "Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Napakalinaw, napakaganda ng sinasabi ni Jesus. Hindi kayo kailangang maligalig kasi ako ay mayroong misyon. Dadaling ko kayo sa bahay ng Ama. At ang bahay ng Ama ay napakalaki, maraming silid, kasya kayong lahat. Pupunta ako doon, hahanda ko ang lugar, babalikan ko kayo, dadaling ko kayo doon. At doon kayo magkakaroon ng kapayapaan, hindi kayo maliligalig. Now, for ages and ages, ang basa dito ng lahat ay very literal. Na si Jesus ay aalis, pupunta siya sa bahay ng Ama, na yung bahay na yun ay literal na bahay, na maraming kwarto, tapos babalik siya at dadali niya yung mga tao doon. Merong magandang mapapala sa very literal reading. Kaya lang kung very literal lang yung reading, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggang hindi ka namamatay at dinadala sa kabilang buhay, o hanggang hindi dumadating yung inaantay ng pagkarami-raming pagbabalik ni Jesus para kuhanin sila at dalin sila sa kalangitan. Eh di hanggang hindi nangyayari yun, troubled ka pa rin. Wala ka pa rin kapayapaan. Meanwhile, while that literal reading is very, very valid and very, very sound, bakit hindi rin natin siya basahin in a more literary way? Na meron pang talinghaga at lalim ang ibig sabihin ng bahay ng Ama, maraming kwarto, dadaling ka doon ni Jesus para ka mapayapa. Yung hindi masyadong literal. The literal reading has been giving futuristic hope. Now, how do you apply this to very present troubles? Lalo ngayon na maraming pinoproblema ang mga anak ng Diyos, maging mga buong sangsinukob. So, read "My Father's House Has Many Rooms" in the context of "Do not let your hearts be troubled." Anong kinalaman na maraming silid, maraming space sa bahay ng Ama para hindi ka mabagabag? So to not be troubled, you should be and you will be in the Father's house. Futuristic yan. To not be troubled, you go to and stay in the Father's house. Ngayon, doon
at dito ka lang mapapayapa. That this house has many rooms. Anong ibig sabihin? Kasya ang lahat. House could be literal, what many people have been reading into the verse. It could be heaven. But heaven could also be, aside from being that place beyond, it could also be a state of mind, a way of thinking that brings about rest and peace of mind. So pag sinabing my father's house, meaning heaven, it could mean that literal heaven, but it could also, very importantly, mean a state of mind, a kind of thinking, yung state of the heart that gives you peace. The father's house is the place of rest and peace. To go to rest from a troubled heart and thinking, where everyone can go and stay, be accommodated and find their place. Hence, many rooms. How about the father's house? Could be a state of mind and heart for now. Not in the future, not only in the future, but also a heavenly feeling now. Could this be what Jesus means? Sabi niya, troubled na troubled kayo? Don't be. My father has many space and a lot of space for you. I'll take you there. So, sabi ni Jesus, the kingdom of God is not outside of you to go to, but it is within you, in you, to enjoy now. So, pag tumitingin tayo sa kingdom of God, dalawang paningin. Yung malayo, pupuntahan mo pag namatay ka, at yung narito na, nasa kalooban mo na, ibinibigay na ni Jesus. Na ang father's house could be that place where you go after you die in eternity, as many people believe, or also that father's house that has many rooms is a space inside your own heart where you can find peace and serenity and rest. Luke 17:20 to 21. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, futuristic ang tanong ng mga Pharisees, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed. It is not visible. It is not outward. Nor will people say, 'Here it is' or 'There it is.' So it is not a place. It is not in a place." At sabi ni Jesus, "Because the kingdom of God is in your midst. It is within you." So yung kingdom of God, the Father's house, sabi ni Jesus, it's not outside of you. Para puntahan mo, it is within you. It is in you. And that Father's house in you is very spacious. Kasya dyan ang lahat. At kasya dyan lahat ang pinoproblema mo para siya mawala, para siya malutas. So the travel to the Father's house is inward, not outward. Not far away there, but in here, in my heart, in your heart. The heart, the human mind, the thought could be God's habitation on earth, the Father's other house. The heart, the human mind, the thought is God's kingdom on earth. It is the temple of the Holy Spirit. Kaya walang patumangga si Jesus na sabihin, the temple in Jerusalem will be destroyed. Why? Sabi niya, on the third day I will raise it again, meaning his body, his people, the fellowship of fellow believers, yun ang yung kapalit ng temple. At napakalinaw na sinasabi sa Corinthians, your body is a temple of the Holy Spirit. So, yung temple na physical, pinalitan na yon ng tunay na temple, which is the heart of believers. The Father's heart, heaven, is not only a place out there to go when you die, but it is a place inside of you. It is within you. The kingdom is within you to go to, so that you will be free from the troubles that plague so many people's lives. Seen this way, relief becomes readily available and immediate. Hindi mo na kailangan mamatay para magkaroon ng peace. Hindi mo na kailangan hintayin magpunta ka doon sa kalangitan para mapayapa. Dito mismo, pwede kang pumayapa. At sabi ni Jesus, ako ang daan patungo sa Father's house na yan. Ako ang daan patungo sa kingdom na yan. There is no need to die first to go to heaven to enjoy peace. Peace depends on a person's thought. Payapa ka hindi lang dahil pupunta ka sa langit pag namatay ka.
payapa ka ngayon kung papaano ka mag-isip. Kung ano ang laman ng iyong utak. Kasi yung utak, yung iniisip, yung pag-iisip, yung puso, yung damdamin, yun ang templo ng Diyos, yun ang kingdom of God. John 14:5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ng daan patungo doon sa bahay na yan ng Ama na maraming kwarto? So here, Thomas asks, serves as a sounding board, and makes the house the way physical and far away, and he makes the application futuristic. Sa simpleng-simpleng tanong na ito ni Tomas, na-clarify para sa mga nagbabasang tulad natin ng maraming bagay. Kasi yung tanong niya, ginawa niya yung house na tinutukoy ni Jesus, the house of the Father, at yung the way to the Father, ginawa niyang physical house and physical way. Kaya sabi niya, nasan yung house? Nasan yung way? Paano namin malalaman kung paano dadaan dyan? At dahil doon, ginawa niya na ang application para magkaroon ng peace ay in the future pa. Kasi aalamin mo pa yung daan, dadaan ka pa doon, hindi pa pwedeng magkaroon ng peace. Sa John 14:6-7, sinagot siya ni Jesus. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi road, hindi path, hindi landas. Ako ang daan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin ninyo ang Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. So here, Jesus makes the way not physical, spiritual and abstract, personal, himself, his way, his teaching, not futuristic but very much in the present. Kasi sabi niya, mula ngayon ay kilala na ninyo siya. So sa tanong ni Tomas, pinalayo niya ang Ama, pinalayo niya yung bahay na yun ng Ama, at pina-physical niya yung daan na pupuntahan. Sabi ni Jesus, hindi physical ang daan, ako ang daan. At ang Ama hindi malayo. Sabi ganun, ang Ama nandito na. Therefore, yung bahay ng Ama nandito na rin. Kasi sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Pag kilala niyo ako, kilala niyo ang Ama. Eh di ba kilala niyo ako? Therefore, kilala niyo na rin ang Ama. Therefore, nandito na yung bahay na yon. Therefore, pwede na niyong tirhan. Pwede na kayong mapayapa. Pwede na kayong pagharian ng Diyos. John 14:8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Philip asks, serves a sounding board again, and makes showing the Father, heaven, and the way to heaven, physical. Lagi nilang fini-physical yung sinasabi ni Jesus na spiritual. So either they were really asking, or they were asking for the sake of people like us para mapag-usapan at maintindihan natin. That's what I mean, sounding board. John 14:9-11, sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi pa niyo ako kilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama, present. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama, future? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Kung ayaw na yung maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, si Jesus ay nagiging emphatic lalo kasi parang ang kulit ng mga kausap. So, either hindi nakakaintindi yung mga kausap o nagtatanong sila for the sake of the people na hindi nakakaintindi agad para mapag-usapan at malinaw itong bagay na ito. So, Jesus says, all you need to and all you can know about the Father, you need to and you can know through me. Kung kilala niyo ako, kilala niyo na ang Ama. At kung nandito ako, nandito ang Ama, therefore nandito na yung bahay na pinag-uusapan natin na maraming kwarto at makakarating kayo doon at mapapapayapa kayo para mawala ang inyong mga ligalig, mga gulo, mga pinoproblema at nagpapahirap sa inyong isip. Jesus makes knowing the Father and going to the Father's house present, immediate, doable. Aba, nung araw yon, lalo nung panahon na sinabi niya, blasphemous na yon. Why? Because according to the Jewish teachings, no one can see God and live. Tapos si Jesus, sabi niya, nakita ko ang Diyos ay sumasa akin, ako'y sumasa kanya. Pag nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Diyos.
You see, many great truths are considered blasphemies at first by the unenlightened. Marami mga bright minds, bright thinkers, ang tinatawag ng mga hindi pinagliliwanagan ng isip, tinatawag nila yung mga bright na blasphemers. At ang mga teaching, blasphemous or blasphemy. Kasi sa mga taong madidilim ang isip, lahat ng hindi nila kayang matanggap na liwanag at nakakasilaw, ay blasphemy. Si Jesus man. Jesus was accused of blasphemy many times. And Jesus was killed for blasphemy. So huwag tayo laging allergic sa mga tinatawag nilang blasphemy. Baka yun ang great truth talaga. Dahil yung truth naman, pagkasinuri mo, hindi naman yan matatakot magpasuri. At saka hindi siya matutunaw pag natapunan ng liwanag. Ang natatakot sa liwanag ay yung mga nasa dilim. Yung mga hindi kayang tumindig sa dilim. Kaya takot na takot sa mga katuruan na bago, bago sa pandinig, at tinatawag nilang nosebleed. Pero si Jesus man, nosebleed ang pinagsasabi niya nung una. Kasi hindi naman laging madaling maintindihan ang mga dakilang katotohanan, lalo't bago sa tenga. Now, to Jesus, sabi niya, to see the Father, first see me. To see me, first believe in me, my teaching, and my way, and my style. In other words, for you to see the Father, you have to see the style and the teaching of Jesus and believe in Him. And through that, you will see the Father. And when you see the Father, you will be able to enter His house and have peace. Interconnected yung ideas. And what is the proof of believing in me? Sabi ni Jesus, doing what I do. Doing things my way. Ang tunay na nananalig kay Jesus ay yung hindi nagsasabi ng bibig na nananalig sila kay Jesus. Yung ginagawa nila, ang gawain ni Jesus. At ang style ng paggawa nila, sangayon sa style ni Jesus. When you do it my way, in a way of speaking, sinasabi ni Jesus, you will see and know my way, me, the way, the Father. And of course, it goes to the house of the Father, to heaven, to non-trouble, to peace. Pagka pinaiksin natin yung sentence na yon, when you do it my way, you will know peace. You want peace? You don't want trouble? Do things my way. Think the way I think. Do the things I do. Do what I do. The way I do it. At yun ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Paano ka mapapayapa? If you think like Moses, puro law. And if you think like the Pharisees and the teachers of the law, puro law. Tapos wala naman nakakasunod ng law. Therefore, lahat ay guilty. Lahat ay may parusa. Paano ka magkakaroon ng peace nun? That's why Jesus came to destroy the law and all its regulations to set people free para magkaroon sila ng kapayapaan. But unless you think the way Jesus does, unless you live in Jesusness, you will never have peace. At kumbaga kung sinasabi ni Jesus, when you do it my way, you will know peace. Ano yung logic? I am, my way is the way to the Father, to the house of the Father, to non-trouble, to peace of mind. John 14:12-14. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. And here, marami na naman itong mga masyadong literal na interpretation. Yung when you ask in Jesus' name. So akala ng mga tao, pag sila lang, in Jesus' name, mangyayari na nga. Tapos hindi nangyayari, nabibigo sila, nagtataka, pinanghihinaan ng loob. Laging babagitin nila, in the name of Jesus, in Jesus' name. Hindi naman laging literal yung pagsasabi ng Jesus' name. Pag sinabi ni Jesus na if you ask anything in Jesus' name, hindi lang laging verbal yon. If you do things the Jesus way, that means asking in His name. If you filter every teaching through the Jesus filter, that means asking in Jesus' name. If you live the way Jesus lived, if you forgive, if you accept people, if you are not discriminating, and if you are not cruel to others, if you do not judge, and if you do not exclude people, you are asking in Jesus' name.
Because everything that the name of Jesus means is Jesusness. So kahit hindi ka magsasabi verbally na, this I ask in Jesus' name, pero ang hinihiling mo is in accordance with the will of Jesus, ang paraan ng paghilig mo, ang paraan ng pamumuhay mo, pagtuturo mo, pakikipagkapwa, ay paraan ni Jesus, then you are always asking in the name of Jesus. So to ask with results doesn't always mean just to ask verbally in prayer. Sabi nga ni Jesus, do not be like unbelievers who think that they will be heard for their many words. To ask with results, you ask in Jesus' name. And this is not the verbal formula that we're talking about. It means work, do things the Jesus way. And with or without words of prayer, with or without saying in Jesus' name, it will work if the spirit, the essence of what you do, how you live, is in accordance with the spirit of Jesus. When you think and move and work like Jesus, you are asking in His name. When you are praying without many words of the unbeliever, so-called, that He teaches against, you are asking in Jesus' name. When you are taking the Jesus way to the Father's house, making the kingdom of God come into you, which is your kingdom comes, a prayer, you are asking in Jesus' name. When you think and move and work like Jesus, you are gathering for yourself treasures in heaven, which means peace in your heart now. Remember, yung heaven na pinag-uusapan natin dito, yung Father's house, is in your heart. So pag sinabing you gather treasures in heaven, hindi mo lang yung dinedeposit doon sa kabilang daigdig, hindi lang yung premyo sa kabilang buhay, aanhin mo naman ang premyo sa kabilang buhay, eh, nasa langit ka na nga. So pag sinabing you gather treasures in heaven, heaven there means your heart. You gather treasures in your heart. When you are not materialistic, when you are not greedy, when you are loving, when you are caring, when you give to people, you gather treasures in heaven. Hindi lang yun premyo in afterlife, it means you are making heaven, your heart, the kingdom of God within you, you are making it very rich for your enjoyment. Yung iba kasi sobrang paghihirap nila sa buhay, puro tiis, para deposit ng deposit sa heaven. Akala nila yung gathering treasures in heaven, eh, para ka lang magka-premyo sa langit. So ang buong buhay na ito ay contest, ang buong buhay na ito ay pagsisika, para lang magka-premyo sa kabilang buhay. So, hindi naman yun ang ibig sabihin ni Jesus eh. Heaven is your heart. Is in your heart. The kingdom is within you. So you gather treasures in that heaven by doing it the Jesus way. It is the only way that works. It is the way that will gather for yourself treasures in your heart. And where your heart is, there your treasure will be also. John 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, keep my commands. And what is the essence of that command? Love. If you love me, love other people. That is my way. And if you live that way, you're always asking in my name, then I will do it. John 14:16-17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So ang Diyos daw ay mapapasa atin at mananatili sa atin. John 14:18-21. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay din kayo. So sa sandali lang daw makikita si Jesus. Pero ano ang nakita ng mga tao sa sandali? What happened at Pentecost? The arrival of the Holy Spirit, the representative of Jesus. Yung sabi niya, ipapadala ko siya, hindi ko kayo iiwang ulila, ipapadala ko ang Espiritong Banal. Sa araw na yon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama.
iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So, puro pag-ibig ito. Maibigin ka sa tao, therefore, umaandar sa puso mo ang pag-ibig ni Jesus. Therefore, nananahan sa iyo si Jesus. Therefore, nananahan din sa iyo ang Ama. Therefore, nananahan ka rin sa Ama at pumupunta ka sa bahay niya na maraming kwarto, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Can we see the connection of all these ideas? Connect the dots. Para ka mapayapa, para ka mapunta sa langit na narito sa puso mo, umibig ka sa kapwa. Mag-isip ka tulad ni Jesus. Gawin mo ang mga ginagawa ni Jesus. Yun ang daan para sa mapunta ka sa bahay ng Ama para ka magkaroon ng kapayapaan. Mayroong connection yon. Yung taong maibigin, mapagpatawad, yung tao na matulungin, yung taong hindi nanguhusga ng kapwa, hindi nang pupwera ng kapwa, hindi nang lalait, yung gumagawa ng mga bagay tulad ng paggawa ni Jesus, ang nagiging bunga nun, pumapasok sila sa bahay ng Amang maraming kwarto. Pumapasok sila sa spiritual area of peace. Natatahimik sila. We don't know the mechanics kung paano nangyayari yon, pero yun ang daan tungo sa kapayapaan. Yung Jesusness. Whoever loves will know me, will know the way to the Father, will get to the Father's house, meaning heaven. Whoever loves will enter peace. So kung namang problema tayo, bakit hindi ako peaceful? Tanungin mo, are you loving? Loving others and yourself also. Baka naman mahal mo ang mga kapwa pero hindi mo mahal ang iyong sarili. Ikaw na ang tumanggap ng lahat ng problema, hindi ka na nagpapahinga, hindi pa napahirapan mo ang sarili mo. Eh, pag-ibig din sa sarili, kasama sa meaning ng pag-ibig sa kapwa. Baka naman lagi mo na lamang na ino-overwork ang iyong sarili, hindi ka tuloy magkakaroon ng kapayapaan. You don't even know how to say no to what you cannot afford to do. Yes ka lang yes, troubled ka tuloy. Isipin kung mapagmahal sa kapwa at sa sarili. Jesus, love is the way to peace. John 14:22. Tinanong siya ni Judas, hindi si Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? So here Judas asks and serves as another sounding board. John 14:22-23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So you see, si Jesus at ang Ama ay pupunta at mananahan sa taong maibigin sa kapwa. The kingdom of God will come down from heaven and get into the heart of the person who loves. The Father will inhabit that kingdom. That house of the Father will be in the heart of the believer. And the true believer is the one who loves. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So yun daw hindi tumutupad sa Jesusness, hindi umiibig kay Jesus. Therefore, hindi iibigin ng Ama, hindi tatahanan ng Ama, hindi siya makakapasok sa tahanan ng Ama na maraming kwarto at may kapayapaan. So ang daan pa rin tungo sa kapayapaan ay si Jesus, ang pag-ibig ni Jesus, ang pagiging maka-Jesus, Jesusness. So sabi ni Jesus, the Father's house or heaven, peace is only for and could be had only by those who love me, who obey my teaching. John 14:25-27. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Again, another picture of Pentecost, when God sends the Holy Spirit to be with the believers. So si Jesus na nga ako, babalikan ko kayo, ang dumating, Holy Spirit. Eh ayaw pa ba natin noon? Alam naman natin na the Father, the Son, the Holy Spirit, isa naman yan. Maraming tinupad at natupad sa Pentecost. Hindi yung pista ang tinutukoy natin, ha? Kundi yung nangyari nung pista na yon. Hindi yung kailangan kopyahin yung piyesta ng Pentecost. Ang mahalaga sa Pentecost, yung bumaba ang Holy Spirit at minsan lang yung naganap.
hindi natin kailangan ulit-ulitin ang pista na yan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi ni Jesus. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So puro nasa kamay ng tao. Do not let your hearts be troubled. Nasa kamay mo yon. Do not be afraid. Nasa kamay mo yon. Nasa iisipin mo yon. Nasa papayagan mong pumasok sa iyong isip if you would be troubled and afraid. So how do you have this kind of peace? Think like Jesus. Pray, move, love like Jesus, and you will have peace. Believe, obey first to see. Kaya napakahalaga na makilala si Jesus. Ang dami-daming Kristiyano, ang liit-liit ng alam tungkol kay Jesus, ang alam, yung mga itinuro ng history ng church, yung mga itinurong doktrina ng kanila mga sekta, yung mga idinagdag ng mga tao, ang dami-daming idinagdag sa turo ni Jesus. New Testament times pa lang, nagkakagulo na yung mga disciple, marami nang gusto magdagdag, meron ng para ka masave, kailangan ka magpatuli, etc., etc. Dinadagdag nila. Kaya sasalain mo ang lahat ng katuruan ng Christianity through the filter of Jesus. Kasi hindi lahat ng katuruan ng Christianity ay galing kay Jesus. Ang dami-daming dagdag ng iba. Dagdag ng mga sekta, dagdag ng mga relihiyon, at dagdag maging ng mga tao sa New Testament. Kaya sila-sila noon, nagtatalo-talo na noon pa man. Salain. Yung mga iba, sabi nila, bakit ganun? Kristiyanong-kristiyano ako, relihiyosong-relihiyoso ako, church na church ako, ba't wala akong peace? Ang tanong, gaano kalaki sa laman ng utak mo ay Jesusness? Gaano kalaki dyan? Mosesness. Gaano kalaki yung Paulness? Gaano kalaki yung Peterness, Jamesness? Kung ano-ano pa. Salain ang lahat ng yan through Jesus because Jesus is the measure of all things. Jesus is the one that holds everything together. Jesus is the name that is given above every name. Jesus is the personification of the unseen God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. So lahat ng katuruan, maging ng Christianity, ng mga congregations, ng mga sekta, ng mga kung ano-anong relihiyon, salain kay Jesus kasi hindi ko mo itinuturo ng Christian tradition, eh Jesusness na. Kaya maraming hindi kapayapaan na nagiging ending, nagiging gulo, trouble. Kung lagi kang susunod sa mga katuruan ng Pharisees, ng modern day Pharisees, sa mga Mosesness na sinala na ni Jesus, trouble ang darating. Gulo, away, paghihiwalay, divisions, there will never be peace unless Jesusness ang pinairal. At talagang sabi ni Jesus, you do it my way, not anybody else's way, but my way, and I am the way. My mindset is the way, my system is the way, my teaching is the way, not any others. Peace, heaven, is really in believing. In thinking, it is in the mind. It is the Spirit that goes to the house of God with many rooms. The Spirit returns to God. Diba sabi pag namamatay, the Spirit returns to God because the Spirit is eternal and cannot be destroyed. Therefore, let that Spirit live in accordance with the Spirit of Jesus. Let the Spirit of Jesus rule your life. So kung hindi tayo peaceful, kung lagi tayong bothered, troubled, afraid, worried, anxious, change your mind. Change what you think of. Change the way you think. Mga kapatid, mga kaibigan, kung meron sa ating mga namang problema dyan, laging bothered, laging takot, laging worried, nag-aalala, stressed, anong pinag-iisip nyo? Anong laman ng isip nyo? Anong pinag-uusapan nyo pag may kausap kayo? Anong pinapanood mo kung nanonood ka? Anong binabasa mo? Kasi yung laman ng utak mo ang magkokorte niyang utak mo. Kung mapapayapa ka o hindi.
malinaw ba ang pagkakakilala natin sa Diyos o ang gulo-gulo ang labo-labo? Because if we're going to know the Father through Jesus, we will have peace. But if we're going to try to know the Father through many religious personages and teachings, minsan ang pinapaint nila na picture of God is a very cruel God, a very vindictive God, God na galit, God na lagi na lamang na kailangang magparusa. Hindi ka talaga matatahimik. But you've got to know God through Jesus because Jesus is the personification of God. Everything that could be known about God that is important to humans, God revealed through Jesus. So, sino ang tagapagpakilala mo sa Diyos? Si Jesus ba o iba? That will determine kung magkakaroon ka ng kapayapaan. Yan ang mga takot na takot sa end times na yan, takot na takot sa end of the world, takot na takot sa pagharap sa Diyos. Sino ba ang nagpapakilala sa inyo ng ganung mga teaching? Si Jesus ba o iba? Yung mga sobrang nakakatakot about the end of the world, sino nagtuturo talaga niyan? Basahin nyo nga mabuti kung sinong author. Si Jesus ba o iba? Kasi ang mga itinuro ni Jesus about the end sa Matthew 24 at sa ibang chapters ng Mark at ng Luke, at the end of the temple in Jerusalem. Lahat ng mga sinabi niyang signs of the end is the signs of the end of the temple, not of the planet. Sino ba ang nagsasabi ng end of the planet, end of the world? Hindi si Jesus, ha? Kailangan niyong aralin. Kanina niyo natututunan, ang mga natututunan niyo na nagbibigay tuloy ng takot at gulo sa inyong isip. Salain yan kay Jesus. Jesus is the measure of all things. Lahat ng katuroan na hindi sasangayon sa pag-ibig ng Ama na itinuturo ni Jesus, isa-isang tabi. Kaya dumating si Jesus para ituwid ang liko, liwanagan ang madilim, itama ang mali, pati ang mga mali nating paniniwala tungkol sa Diyos. Ang daming pakilala ng mga religions, religious leaders, religious writers, na hindi naman yun ang pagpapakilala ni Jesus. Kaya importante to know Jesus. To know Jesus is to know the Father. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So ang paraan para magkaroon ng kapayapaan, palitan ng iniisip, palitan ng paraan ng pag-iisip, ang isipin lang ay yung ipinapaisip ni Jesus. Ang pag-unawa natin sa Ama, sa darating na mga kinabukasan, sa katuruan, dapat yung itinuturo ni Jesus, hindi ang itinuturo ng iba. Peace is in the Father's house, and Jesus is the way to that house. The Father's house, the kingdom of God, is in you. It's on your mind. It's in what you think. It's in how you think. If you are troubled and bothered and afraid, search your mind. Dahil nandun ang sagot. Dahil hindi galing kay Jesus ang lahat ng bagay na nakakatakot, ang lahat ng bagay na nakakagulo. Kasi sabi niya, what I give you is peace. What I give you is rest. Proverbs 23:7, for as he thinks within himself, so he is. And Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So what are your thoughts? Are your thoughts shaped by Jesus? By Jesusness or by others? I-review. Pag kulang ang kapayapaan, siguradong hindi kay Jesus nang gagaling yan. Because Jesus offers only rest and peace. Pag-isipan ang mga bagay na ito. Hindi madaling unawain agad. Pero hindi ko mo hindi madaling unawain na yung mali. Dapat pag-isipan, pag-aralan, lalong-lalo ko ito magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. In very simple and practical terms now, if you are bothered, scared, worried, afraid, saan ka kumuha ng mga idea na yan? Sino ang nagbibigay sa mga idea na yan? Pag-aralan ang mga katuruan ni Jesus. Mamuhay ayon sa kalooban ni Jesus. Be changed by the renewing of your mind and you will enjoy the peace that God wants you to enjoy. God bless us all. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapiz YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel.
Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapiz website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapiz.com.ph.